his servant, things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. May the Lord bless his holy word. You may all be seated. At gusto kong batiin kayo sa ngalan ng ating Panginoon Kristo sa umaga nito. At salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang katuloy at pagkakayat at nakarating na matagumpay at mapayapa. At una sa lahat ay ang Diyos ang tumugon at nakinig sa mga panalangin natin. Amen. And to God be the glory. Yeah. I'm also blessed sa mga special songs and even all testimonies that you have testified this morning. And also the songs that you offer to the Lord. Amen. It's a great blessing for us to hear and to listen for the spiritual songs. I believe ng bawat isa sa atin ay naitataas, right? Through God's atmosphere. Amen. Amen. Ay kanyang pinagkakaloob ang lahat ng mga bagay nito. And happy to see you all. Yes. And also the newcomers and our visitors too. Yes. At maging ang pamilya ni Sister Deborah. Amen. I'm happy to see Alvin. Yes. And Sister Rose Ann and Heidi. Yes. Of course. At maging ating mga kapatid na dati na narito at yung mga nasa likod na hindi ko kilala mga pangalan niyo, pero the Lord will bless us. Yes. Amen. At lubos akong nagagalak sa ating mga kapatid, Brother Jess and Sister Beth, amen, sa kanilang mga patutuo. And I'm habang ako nakaupo ay lubos ang aking pagpapala. Nag-uumapo ang aking blessing, spiritually speaking. Kaya lubos ang aking kagalakan dahil sa lahat ng mga kasagutan ng mga dalangin ay tinutugon ng Diyos. Amen. Mag-iisipin na ang pastor ninyo ay walang ginagawa. I'm keeping on praying sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Ako lang yung taong konti lang ng salita. But in prayer, I always include you all in my prayer. Amen. Do you believe that the Lord Jesus Christ also has a few words? Yes. Pero sumusunod kaagad ang mga alagad at ang mga hinahatak ng ating Panginoon. Yes. Nung sabihin ng ating Panginoon, it is just only a few words. Come and follow me. Walang maraming definition. It is because God gave them a revelation. Amen. To understand. Yes. What is the word come and follow me. And this morning we're going to tackle ang lahat ng mga bagay na ito mula sa scripture na binabasa natin at sa mga pinagawa ng ating Panginoong Diyos sa bawat lingkod na kanyang ginamit. Amen? Kaya sa umaga ito, ako po ay mag-umusap sa inyo sa isang munting paksa na nagsasabing, we are the continuation of the complete revelation. Ibig sabihin kapag ginamit natin ang salitang complete revelation, at gusto ko yung talakayin yung salitang we. Ina-address ito doon sa mga bahagi. Right? Kapag sinabing bahagi, isipin mo na isa ka doon sa pangungusap dito sa ating paksa that you are the one doon sa ginamit nating salitang we. Kapag sinabing we tayo, pwede sabihin kami. Right? Hallelujah! Amen. So ito ang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin through His Word. Amen? Na ating binasa sa umagang ito, which is all about the revelation of Jesus Christ. Dahil sa verse 3, kung titignan ninyo, sabi niya dito, blessed is he that readeth. Amen? At naniniwala ako na kapag ang salita ng Diyos ay ipinagkaloob sa iyo, hindi pwedeng hindi mo pagnanasain. Right? Hindi pwedeng hindi mo bibigyan ng importansya. If you really love God, you will keep this word. If you really love God, you will obey His word. According to His word, the Lord says, if you love me,
obey my commandments. You should salit and keep. Pwede ka magpatuloy. Right? Pwede kang manatili. Hindi lamang humahato sa salitang keep, itatago mo. Pero may malalim na kahulugan ang salitang keep. Right? Ngunit ang salitang keep na binigay sa atin ng ating Panginoon, which is the word keep, is, if you love me, keep my words. Pwede mong gamitin sa salita sa Tagalog, ingatan mo, and you can use also the word keep, magpatuloy ka. Right? So sa ating teksto, na ating binasa, blessed is he! Amen. Right? Amen. You are so blessed. Amen. If you are reading and keep the word, yes. And it is only to bless, and it is only not to read, and it is only not to keep. Amen. Amen. Sinabi niya, obey my commandments if you really love God. Amen. Amen. Kung talagang tayo ay nagmamahal sa salita o sa ating Panginoon, you're going to keep His word. And I just want to use this in verse 3, blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy. So I'm glad, hallelujah, na halos magkadugtong ang mensahe mula sa ating narinig sa pagtuturo kanina, which is the word prophecy. The word prophecy means is to foretell, or the word foretold. Right? Kapag ginamit natin sa itang foretell or to foretold, sa Tagalog, ibig sabihin yung pauna. Paunang pangungusap. Right? Na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na hindi pa nangyayari. Right? And this is the word prophecy. It is already foretold. Amen? It is already foretold. So yun sa lahat ng mga nakikinig, na binigyan ng pakikinig, amen? Sila ay nag-aabang. Sila ay nag-aantay ng kaganapan ng propesya. Right? Ang kaganapan ng propesya na pinagkaloob, which is the word foretold. Yung paunang pangungusap. Ngayon, kung ikaw ay masigasig na nag-aabang, ikaw ay pinagpala na nakikinig, at ikaw ay dinampian ng Panginoon mula sa iyong pakinig dahil mangungusap ang Santong Espiritu. Ulitin ko muli at hindi ko pinagsasawaan ng ang scripture na to, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Kita na ninyo, it is not the bishop, it is not the pastor, it is not the presbyter, it is not the missionary, it is not theology. Kapag ginamit mo yung salitang theology, this is about study about God. Kapag ginamit mo salitang theology, this is study about God. Pero gusto kong sabihin sa umagang ito, hindi dapat tayo ang mag-aaral sa Diyos. Ang Diyos ang mag-aaral sa bawat isa sa atin. Hindi dapat tayo ang magtuturo sa Diyos. Ang Diyos ang dapat magturo sa atin. The reason why I use the word, it is that came from theology, hindi nanggaling sa anumang ministro, sa anumang bishop, sino mang presbytero, but it is the Spirit of God Himself. Amen. Who speak, yes, to those who have an ear. Yes. Let him hear what the Spirit said unto the churches. Amen. And you are the church of God. Yes. And you are a called one. Yes. That God calls you from Laodicea. Yes. Right? Mula doon sa kapanahon ng Laodicea. And we all know that Laodicea. What is the condition of Laodicea? Lukewarm. Blind. Naked. Right? Poor and spiritual. But rich in material. Right? So yung word na blind. I was blind when I was sitting there. That is true. If you are totally blind, spiritually speaking, hindi mo makikita ang kapahayagan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Hindi mo makikita yan. Because the word revelation is an act of revealing. Did you hear me? Amen. The word revelation is an act of revealing or communicating divine truth. And what is the divine truth? That is the word of God that we are using to our text. Right? Blessed is he that readeth,
and that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So sabi ko sa inyo, maliban na hindi ka bigyan, nakapahayagan ng ating Panginoon, how can you have an understanding to His Word? It's only a revelation that came from God. Yeah. Upang makita mo ang divine truth. Yeah. And what is the divine truth? That is the Word of God, which is the absolute truth. Yeah. Tiyak, kapag sinabi natin absolute tiyak. Definitely. Yes. Exactly. Amen. Right? Yes. Hallelujah. Amen. Glory. Walang bawas. Walang dagdag. Nothing more. And nothing less. Yes. Right? Walang karagdagan. Walang kabawasan. Yes. Amen? Yan ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kapag sinabi absolute, it's complete. Yes. The reason why our topic today is we are the continuation of the complete revelation. Yes. Kapag sinabi complete, must be exact. Yes. Right? Yes. Must be definite. Must be total and absolute. Right? Kompleto. Gaya nabanggit ko kanita, nothing more and nothing less. Yan ang pagkakalob ng Diyos sa bawat isa sa akin. An act of revealing to view or making known. Right? Marami ang nakakabasa dito sa Word. Marami ang paulit-ulit na binubuksan ang scripture, ang salita ng Diyos. Paulit-ulit sa kanilang pakalaman, alam na nila ang word. Right? If, my question is, if they really know the word of God, kinakailangan alam din nila ang kapahayagan. Right? Ang kapahayagan na pinag-uusapan natin dito, it's about the revelation of the Lord. We're talking about, it's all about the revelation of the Lord Jesus Christ. Maliban na wala ka sa tamang connection, right? You can't see it. Right? Maliban na wala ka sa tamang connection, you can't understand it. Amen? But thank God, you're so blessed. Amen. If God, it is because God puts you in a right position to connect with Him. Amen. So kinakailangan nasa tama kang posisyon para may connecta ka ng tama. If you are not in the right position to connect with Him, it is impossible, right? Na makita mo, malaman mo, it is impossible also to have a quickening power, right? Maging PLDT man sa ating panahon ngayon, kung nangangailangan ka ng Wi-Fi. Right? If there is no right connection, how can you have data? How can you have Wi-Fi connection? How can you have signal? So kinakailangan, ilagay ka sa tamang posisyon. Right? Ilagay ka sa tamang connection. Kasi kung hindi ka may lalagay sa tamang connection, kahit anong gawin mo, ibalibag mo man ang laptop mo, ibalibag mo man ang gadget mo, it is because there is no connection. Uh-huh. There is no signal. Mm-hmm. The laptop, all the gadgets are useless. Yes. Yes. How many believes that? Yes. But thank God, being a spiritual gadget to Him, mm-hmm. right? God gave us a right connection. Amen. To have a connection with Him. Amen. Hindi natin pinag-uusapan ng signal ngayon. But we're talking about the quickening power of the Lord Jesus Christ. Right? If God tap your ears, if God tap your eyes, God will give you an eyes of understanding to see what is the word and what is the revelation of the Lord Jesus Christ. Amen. So you must have a revelation. Amen. Which is an act of revealing. Yes. Right? Amen. Gawa patungkol sa pagpapahayag na ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, kapag nasa tamang connection ako, wow! Praise the Lord! Hallelujah! Kapag nilagay ang tamang connection,
Natutuwa ako dati-dati, this is just a little story. Dati-dati, paglipat namin sa tubig, right? Amen? Nakikikunik lamang kami sa Rose Ann, sa PLDT. Pero habang nakikikunik, kasi ba nakikikunik ka, huwag kang mag-expect, right, ng full signals. Am I right, just a Rose Ann? Huwag kang mag-expect. Amen? Pero sa umagang ito, I just want to put you, right? Na kung anong ini-expect mo ngayon. If you want to see Him, if you want to know Him, if you want a quickening power, God will give you more than you expect. Amen. Hallelujah! Ibibigyan ka ng ating Panginoon higit pa sa inaasahan mo. Balikan ko yung kwento ko. This is just only a story. Alam niyo, mahilig ako mag-drama. Pero hindi ako actor. Huwag niyo isipin ako si Lito Lapid. Right? I'm not an actor. Right? Dinadrama ko lang yung scripture. Right? So pagdating namin, sabi ko, ay, hirap naman. Parang hindi ako mukha. Hindi ko mamakit kayo lahat ng dapat kong tignan. Hindi ko ma-reach yung dapat kong i-connect pag nag-study ako. Sabi ko habang nag-study ako, ibinigay ka sa akin ng Panginoon, you are not yet in a full connection. In other words, you are not yet in a rightful connection. So kinakailangan may connect ka ng tama. Right? Dahil nakikikonnect lang ako, nakikiupong lang ako. Right? Siyempre, kapag nakikiupong ka, natural kapag nag-open yun, talaga nagmamay-ari. Right? Dahil nakikiupong ka lang, minsan, pumihina din yung signal nung may-ari dahil sa upong. Right? Yeah. Pero sabi Sir Rose Ann, nag-usap sila ni Father Alden, ano yung tawag doon Sir Rose Ann yung dudugtungan ako? Router. Tignan nyo. Sorry for that dahil hindi ko makuha pagdating sa mga bagay na yon. Pero pagdating sa pag-uusap sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi naman tayo makakalimutin. Amen. So sa mga understanding of knowledge about this world pagdating sa mga siyensya, huwag kayo mag-expect sa akin ng kaalaman sa mga bagay nito. Amen. Glory. Pagpamin nyo, medyo nagdadry ang aking sabi Sir Rostan, kailangan mabigyan kami ng router. So, nung nilalagay na yung router, natural, excited ka. Hindi mo maalis yan. Gaano pa kaya kapag ikaw ay nilalagay na ng Panginoon sa posisyon? Right, amen. Para magkaroon ka ng connection. Yeah. Ma! I'm excited! Are you happy? Amen. Natural kapag inilagay, pinuposisyon ka ng ating Panginoon. Apa naglalagay yung technician? Gaano pa kaya katagal ito? Excited! You feel the pull. Hallelujah. Sabi ng awit, I feel the pull. I hear the call. And I know that spirit moving me to give my all. Parang sa akin lang, yung ibibigay ni Rother, Mr. Rose Ann. So sabi ko, excited ako. Kala ko lang, buti nga kaya nag-excited din. Amen? For the first time, na magkaroon kami ng connection. Right? Na sarili namin. Right? Pwede mo makipag-connect, at least we are the owner. Amen? Hallelujah, thanks to Brother Aldred and Sister Rose Ann. Dahil sa mga bagay nito ay, they offer it. Alam nilang kailangan namin. At sa umaga nito, I just want to tell you, alam kong kailangan din ninyo ang word. Amen. I'm here, because I'm here standing to say na kailangan mo rin siya. Amen. And that's God. Hallelujah! Amen. God is moving in you now. Amen. God is working. Amen. How many believe that? Amen. The reason why,
Bakit po ginamit ang salita ang why God is working now? It is because you're already blessed. Amen. Kapag sinabing blessed, B-L-E-S-S-E-D, pinagpala ka na. Amen. Right? Yes. Kapag pinagpala ka na, meron na gumawa. Yes. Meron na nagtrabaho. Amen. At nagtatrabaho. Yes. The reason why you're so blessed. Amen. Sinabi ng scripture, blessed those that are with it. Amen. Amen. Ulitin ko. Bisan na. Baka at kunang tilukano ang kabiusa kit English ya. Kung mabiusa at baka pag-usap ako misan most of the time. This is not just sometimes but most of the time I speak in wrong grammar. But I just want to tell you, I'm happy to tell you, even this is a wrong grammar, but this is still English. Hallelujah! Glory to God! Very simple! Amen? At naniniwala ko, kahit na may lagay tayo sa wrong grammar, if this is still English, amen, nakakasunod kayo. Hindi naman kailangan ang mangusap na magaling at ehenyo. Right? Sa harapan ng ating Panginoon. Right? Just stand! Strong, established, and grounded in the Word. Amen. God will stand with you. Be still and know that I am God. Amen. Amen. Yes. Manatili ka lang. Hallelujah. Yes. At alam kong siya rin ay mananatili. Amen. Sa bawat isa sa atin. Yes. So the word continuation. Nasa introduction pa po tayo. Right? Are you willing to stay until 3 o'clock? Amen. If the Lord's will, why not? Yes. Pero hindi ko naman naabusuhin ng kakataon sa mga newcomer. At ayaw kong gutumin kayo. Pero kung matapos tayo ng 2 o'clock na lang, okay lang. Pag sa 3 o'clock, di ba, mas matagal yun. Diba? 2 o'clock siguro kaya natin. Ano? Amen. Hallelujah. So nakalimutan ko tuloy dahil excited ako. Batiin ko yung mag-ina ngayon ng happy birthday sa inyo. Amen. God bless you. At kinatagpo ng Panginoon ang inyong desire. Amen. Ay yung mga kailangan at dalangin ay tinugon ng ating Panginoon. Yes. Amen. That's just the divorced family are all here. Yes. Mari si Derek ay wala. At least meron representative si Derek. Right? Nandito si Heidi. Amen. Happy to see you all. Yes. Amen. Continue to love your mother. Amen. At naniniwala ko na patuloy na nagmamahal sa inyo ang inyong nanay. Amen. Amen. Yes. At gusto ibigay sa inyo ng inyong nanay ang kanyang a mother's influence. It is because your mom is a believer. Amen. Is a Christian. And being a mom to you, right? At being a believer and a Christian, she wants to share it and she wants to give it to you all her influence, a mother's influence. Right? Para ipagkalubang lahat ng mga bagay nito. Just like what Timothy's mom, right? And Timothy's grandmother. Yes. Ang dami nagawa. It is because they are faithful serving the Lord. Amen. Right? All their influence, right? Ay kanilang ginamit just to influence their grandson. And who is their grandson? Timothy. Yes. And Timothy becomes a faithful servant of the Lord. Yes. Amen. When he becomes a faithful servant of the Lord, it is because the influence of her mother. She's also faithful. Yes. And it is because a mother of mother, right? Of Timothy's mother, right? Eloise. Eloise, right? Ay kanyang ipinagkaloob. Amen? At ang lahat ng pananampalatayang ito, it's all about ng galing sa kapahayagan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Right? At ang lahat ng kapahayagan ito, it's all about the revelation of the Lord Jesus Christ. And without this, they're also nothing. Right? Do you believe that? But because of God, because of the Lord Jesus Christ, nakakagawa sila, nakaka-influensya sila. So huwag niyong katitisuran ng influensya ng sino man na mananampalataya. Right? Kundi ikagalak ninyo. Ipagmapuri ninyo sa Panginoon. Dahil ilan na lamang ang mga magulang na ganito. Gusto ba ninyong magulang? Na alas 6 na ng hapon, 6:30 na, oras na ng kainan. Pero si nanay nasa madyungan pa. Gusto ba ninyo mangyari yun? Yung mga anak, nag-aantay na ng hapunan. Right?
Yung mga anak, gutom na. Pero yung mga magulang, nasa lansangan pa. You're so blessed that you have a parents that's serving the Lord. It is because once they serve the Lord, they know all their responsibility. And talks about responsibility is a very important for the family. Amen? Kapag mayroon tamang responsibilidad na nanghahawakan, right? Ang ama sa pamilya, ang ina sa pamilya, magiging maganda ang flow. Amen. Magiging maganda ang flow. Because they're serving God. Because God is a God of order. Amen. Diyos ng kayusan. Amen. At kapag naglilingkod ka sa Diyos ng kayusan, iaayos niya ang kanyang pamilya. Amen. Right? Ilalagay niya sa tama. Ilalagay niya sa right flow. Sa thank God. Sa lahat ng pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Na kanya ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. David. Nakakaramdam na ako na sobrang init. Pag ako manhilig. Double portion ang aking nararamdaman ngayon. Amen. Right? Kapag sinabing portion, bahagi. Amen. Double portion. Na kanyang ipinagkaloob. Just like niya ating pinag-aralan nung nakaraan linggo, double portion. Right? Jesus Christ is our burial place and also our place of resurrection. Amen. Right? He is our spiritual Machpelah. Amen. Amen. Yes. Arise. That is the definition of the word Machpelah. Arise. One portion and to rise. Another portion. That is a double portion. Right? Bakit ko lang sabi si Jesus Christ ang ating Machpelah sa atin ngayon? I use the word, He is our burying place, one portion, and He is our place of resurrection. That is a double portion. Amen. So, sa magang ito, it's a double portion na kinaramdaman. Right? Amen. Kahit na nasa mainit tayo, parang bigla kong uminit. At naniniwala ako na kapag dumating ang funeral of fire sa bawat isa sa atin, right? Hindi mo mararamdaman ang sobrang langit. Kundi ikaw ay pinaiinit, right? Kasla ka lang agin inudo. Yes. Na namiis, kahit agin inudo ka, you enjoy. Yes. Ay pagag inudo. Tama ba ako? Sa inyong hanap. Kaya biglang dumating sa akin yung inudo. Galing, ano? Para na atlas ka agad. Inudo. Ulang na atlas. Anido po. Anido. Nakanaan din na diyan. Inudo sa baba yun. Yes. Amen. Inudo. Kaya ipagpaumanin niyo mayroong pagkakaibang Ilocano sa lowland at pagdating dito sa highland. Yes. So, meron din pagkakaiba. Kasi minsan, yung salitang Ilocano ay meron ding halo ang karkarai. Kaya hindi mahirap sa akin ang makasunod at makaunawa. Actually, tignan niyo aking mukha na akong karkarai. Yes. Right. Bakit? Kasi taga-highland na ako eh. Right? Siyempre kung taga-highland na ako, lalakad ako ng katulad ng nilalakad din niyo. Yes. Akala ba ninyo kayo lang nakaka-step sa taas? Even me, kahit na paunti-unti, nakaakit ko yan. At least, ang nilalakaran ninyo ay parehas din ang nilalakaran. Right. Amen. Right? Hallelujah! Ano pinagkaiba doon? Right? Wala. Amen? Kung pupunta kayo sa town, pupunta din ako sa town. Amen? Kung nilalamig kayo sa panahon ng malamig, nilalamig din ako. Kaya parehas tayo ngayon. So, am I looks like skakarain now? Amen. 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 Hallelujah. So, totoo lang. Ako ay inalagaan ng mga Igorots family. So, I love Kankanaay. I love Igorots people. So, ang aking pakiramdam ngayon, I also feels Igoro. Right? Hallelujah! Oh, kurang na kwati! Awati! Kasla kutay ay sa unga aw. Kitsan tayo man! Awati! Praise the Lord! Hallelujah! To God be the glory. Now, patuloy tayo sa ating pinag-usapan. Sabi ko, yung oras, ito nga, 11:30 na. At least we still have 2.5 hours. Remaining, right? Para tayo ay makinig. Pero huwag kayong maniwala to, this is only my joke. Baka tatayo na kayo dyan, iwanan ninyo. Amen. Kung gusto nyo ma-enjoy, kung gusto nyo makita ang series natin ito, God gives you a hunger and thirst
to His word, right? Pagnanasaan mo at antabayanan mo. At hindi, katulad din yan ng yung mga adik sa mga serye, sa mga teleserye, right? Lalo na nagpatok yung mga Korean drama, Korean serye, right? Kapag alas 6 yun, alas 5 pala ng medyo, nagmamadali, nagluluto yan sa bahay para lawang hindi niya malagpasan yung serye ng Umma Umma. Right? Para hindi niya masayang yun. But sa umaga nito, gusto ko rin na masabihin niyo sa inyo, if God gives you a thirst, since God bless you, and you are enjoying and listening God's word, and you are enjoying reading the word, hallelujah, God will give you a thirst. God will give you a spiritual hunger upang magutom sa salita. Right? Love it! Yeah. Alam natin na hindi natin sasayangin ang pagkakataon na enjoy ko, gusto ko marinigal at gusto ko makumpleto ito. Because the word complete, kapag inilagay ka sa atin ng ating sa the word complete, right? Wala kang paghihinayangan. Yeah. Dahil nakumpleto mo ang lahat ng mga bagay na yun. Kasi yung the word complete means isa sa mga kahulugan na salitang continuation, resumption after interruption. Kapag sinabing resumption after interruption, para bagat nahinto. At pagkatapos, magpapatuloy. Right? Doon sa nahintong pagkakataon. But today, we're talking about hindi yung nahinto. But we're talking about continuation. Kapag sinabing continuation, patuloy. Nagpapatuloy. Kung nakakita na kayo ng ilog na lumagas sa tapos, right? Tuloy-tuloy yan. Amen. Tuloy-tuloy yan. Hindi man parehas ng mga nauna, pero parehas pa rin na tubig ang umaabos. Amen. And that is the word of God. Amen. 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 Continuously, right? Na umaabos. Nag-uumapaw sa bawat isa sa akin. Amen. Hindi kanya hihintuan. Amen. At kapag hindi kanya hinto, ibig sabihin tuloy-tuloy. Sa kalamang pwedeng mahinto ito, pwede lamang maintirap ito kapag ikaw ang mismong hihinto. Kapag ikaw ay aalis sa kalamang hihinto, but the flow of God's revelation. Right? Ang pag-deliver, ang pag-demonstrate. The reason why sabi ni Pablo, hindi ako na parito para ipangaral ang kaalaman at katalinuhan. Hindi ako na parito para ipangaral at ituro sa inyo ang intelektual. Dahil alam niya, walang maibibigay man ito, tulot ito sa espiritual na kalalagayan. But I came here by the power and the demonstration of the Holy Spirit of God. Yes. And that is what we need. Yes. The Holy Spirit. If you believe that the Holy Spirit will give us a quickening power, ibig sabihin, bumubuhay. Hindi siya pumapatay. Bumubuhay siya. God will give you a quickening power. Kapag quickening power, sinabi niya rito, kapag nailagay na yung tamang connection, then yung wifi mo, yung signal mo, it becomes complete. Right. At kapag nakompleto na ito, thank you once again, Sir Rosan. Nung nakumpleto ang tamang connection ko, na-enjoy ko. Right? Amen. Ang signal. So thank God, meron mag-asawa na ginamit ng ating Panginoon. God uses you. Right? Na maging blessings kayo sa amin. Amen. Right? Amen. Dahil sa mga bagay na ito, sino ako para maghanap at makagawa? But God prefer you. Amen. Ganyan ang Diyos kapag maghanda. Right. God is always preparing. Amen. Thank you, Lord. Bago dumating sa iyo ang salita, bago may deliver sa iyo ang mensahe, make sure at alam natin na ang Diyos ay nakapaghanda na ng tao para sa pagdideliveran. Yes. Paano may dideliver ang isang item kung wala namang mag-aabang? Right? Right? Yes. Paano may pagkakaloob ang isang item na i-deliver?
kung hindi naman naka-address sa kanya. Uh-huh. Right. Na kinakailangan, bago may ibigay, bago may deliver ang item, meron na nag-aabang dahil siya ang umorder. Yes. Amen. Para sa kanya yun na ibibigay ng ating Panginoon. Right? So, bago dumating yun, ikaw ay nakahanda na para tumanggap. The reason why we are using the message or the topic or the subject, we. Make sure that you are one of the word we. Right? Ang salitang we, pwedeng may maiwan dito. Pwedeng kalahati dito ay mag-claim ng we. But is there still half? Right? Na maiiwan, hindi kabahagi sa we. But if you will claim it that you are the one, na walang maiwan dito, all of us, we are the continuation of the complete revelation. Ikaw at ako ay niyanda ng ating Panginoon upang tuloy-tuloy na dumaloy at pagpapatuloy ang kapahayagan na ibinibigay at ibibigay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang pagdaloy ay tuloy-tuloy. So God's still calling. Amen. You're so blessed if you're one. Yes. Right. Or for those called. Right? Kaya kapag ikaw'y bahagi sa tinawag ng ating Panginoon, sabi niya, verse 3, ulitin ko muli, blessed is he that readeth, and that they hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Tuloy-tuloy ko ha. Verse 4, I John to the seven church ages, which are in Asia, grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. You mark that word, seven spirits. And from Jesus Christ, mix ang ating pag-usapan ngayon. Preaching and teaching. Amen. And from Jesus Christ, ganyan pinag-usapan natin, our subject and our topic is all about the revelation of the Lord Jesus Christ. Amen. So from verse 6, or sa verse 5, and from, sinabi ba niya kay Presbyter? Sinabi ba niya kay missionary? Sinabi ba niya sa theology? Sinabi ba niya sa pastor? Sinabi ba niya sa fivefold ministry? Sinabi ba niya sa angel? Sinabi niya, and from who? Say it louder. Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth. And to him that loved us and washed us from our sin in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall rail because of him. Even so, amen. Dito sa verse 7, kumisan, marami ang nagsasabi, lalo tigit yung mga may pinag-aralan sa theology, that the verse 7 of Revelation chapter 1, they call it, na ito raw magyayari, makikita ng mga, lahat ng mga bata ang pagdating ng ating Panginoon sa rapture. Gusto ko sabihin sa inyo, no. Dahil pagdating sa rapture, hindi lahat ng mga bata ay mawi-witness at makakakita. Right. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoon. Right? Yes. Amen. This is a secret call. Yes. Amen. Amen. Yes. This is a secret time. A catching away. Amen. Which is the rapture. To caught up his bride. Amen. Right? Walang makakakita sino man. Right? Na mga bulag. Even Laodicea can see you. Because Laodicea is lukewarm. Naked. And blind. Right? Babalikan ko sa ating mga series yan. Since na-mention natin dahil yan ang mga tatalakay natin, which is the seven church ages na nakikita nyo, the seven golden candlesticks. Amen. Ang bahagi at sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa seven golden candlestick na to, it is not a literal. Yes. Kinakailangan kapag maalam at marunong tayo at alam natin ang kasulatan, dapat nakakasunod ka. Right. Amen.
Kapag ikaw ay mangangaral at nagtuturo sa salita ng ating Panginoon, dapat may kaunawaan ka. Dahil ang totoong makakaunawa, sinabi niya dito, yung mga nagbabasa. Na ating ginamit sa first three, blessed are they that read it and hear it. At namisun ko sa inyo, so thank God that God talk and or speak to you, to those who have an ear. It is because the Spirit will speak or will, right, reveal ang kanyang kapahayagan to those that have an ear. Sinabi naman ang kasulatan, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Are you one of those? Amen. Can we raise your hand? Amen. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah! Tayo ito. Ako, tayo ay isa sa pinagpala ng ating Panginoon. Amen. You're so blessed. Amen. You're so blessed. Amen. You are not lucky, but you're so blessed. Amen. Kasi yung salitang lucky, right? Minsan madalas ginagamit ito sa mga nananalo sa loto. Nananalo sa wedding. Nananalo sa lote. The reason why ayaw kong gamitin sa inyo ang salita, you're so lucky. You're so blessed. Yeah. You're not lucky, but you're so blessed. Yeah. Right. Dahil pinagpala ng ating Panginoon Diyos ang bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Hintin niyo na. Sa verse 7, this is all about the coming millennium. Revelation chapter 1 verse 7. And every eye shall see him. Dahil pagbaba sa millennium, right? Kasama ng ating Panginoon ang kanyang nobya. At yung mga na-rapture din na mga 144,000 Bible captives. In Revelation 11, sila man ay kasama natin na bababa. Right? Bakit ko sinabing na-rapture? Basahin ninyo ang Revelation 11. Hindi pahihintulutan ng Diyos ng kanilang katawan ay mabubulok sa kalsada. Hindi aabot ng 72 hours. Kasi within 72 hours, ang flesh, ang outer body, ay magpapasimulang magnas. Magpapasimulang mangamoy. So hindi pa hintulutan ng Diyos na mangyayari sa kanila at mga bagay na yan. Then God will chuck them up. Kukunin sila ng ating Panginoon paitaas. Amen? And what is that? That is also a rapture. Rapturing for the 144,000 Jews. Right? Amen. Glory! You follow me now? Amen. Sana nakakasunod kayo sa akin sa umagang ito dahil ayaw kong masayang at gusto ko habang kayo nakaupo, gusto kong kunin ang undivided attention ng bawat isa sa akin. Hayaan muna ninyo yung lulutuin ninyong pananghalian. Right? Huwag ninyo sayangin ang pagkakataon ito. We're talking about spiritual. Malaki may tutulong sa inyo ito. But if you're so blessed, you will be blessed again. Amen. Dahil maraming mga extra blessings. Yes. Right? Na ibibigay ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Yes. Hindi lamang yung isang buhusang pagpapala, meron pang susunod at mga sumusunod na pagpapala na ibibigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Are you there? Amen. Oh, ma'am, mahina tayo. Are you there? Amen. Praise the Lord! Sabi ko sa inyo, kapag ang isang pinagpala, nag-i-enjoy, nagagalak, amen? Kagad mayroon siyang quick response. Amen. Hindi ba kapag ikaw may kachat, lalo na kapag yung sweetheart mo siguro, right? O yung boyfriend, o yung sweetheart o babae, kapag nakita mo, pangalan, quick response. Kagad talagang nire-response mo siya, right? Talagang, gusto mo iparando sa kanya, oh, I'm here! Hindi mo na sasabihin, who you? Because alam mo kung sino siya. Right? Amen? Nandun yung quick response mo. Habang nag-quick response ka, masaya ka. Bakit si sweetheart mo yung ano eh? Yung kakakakakakommunicate mo. Right? Amen? And today, we're talking about our bridegroom. Jesus Christ. And you are the bride. At kapag namungusap, right? Ang kumakatawan, ang ambassador ni Jesus Christ. Amen? Kumakatawan, yung ambassador of Jesus Christ, ibig sabihin, representative, nangangaral, right? Habang ikaw ay nakikinig, meron kang quick response, hindi sayang yung salitang A-M-E-N. Isulat mo sa papel. Kahit na punit-punitin mo, rita-ritasuin mo yung alphabet na A-M-E-N. Sabihin ko sa inyo, hindi aabot ng 1 kilo yan.
Right? Kahit na isamit mo sa labi mo. Right? Hindi magiging hatlang para sabihin ng amen. Amen. Walang isang kilo yan. Kaya sumagal dito, can you say amen? Amen. That's right. That sounds very good. Right? Dalan Diyos, gusto niya yung kagadagan. Karakarakang pagtugon. Dahil ang nobya ay tumutugon. Alright! Walang nobya ng Diyos na malamya. Yes, amen. Walang nobya ng Diyos na lulugulugo. Walang nobya ng Diyos na nanlulumo. If God gives you a quickening power, if you are in the right connection, now, ikaw ay nasa tamang posisyon, then on the spot, kapag inilagay ang connection, pa! Just like a fire. Just like a power. Na kapag itinap na yung power, kahit na taga-tuding tayo, kahit na may taga-pakalso, mayroon taga-pakdal, basta't itinap, sabay-sabay yan. Yeah. Mula tuding hanggang pakdal, sabay-sabay yung quickening power. That is God's power. Yeah. Amazing! Yeah. No wonder, nung siya ay bumaba sa 144,000, it is a rising mighty wind! Yeah. Yeah. Para kanino? Sa mga believers. Yeah. At marundaman ng isa, chow! Sabay-sabay. Yeah. Right? Pero kung hindi ka tinamaan ng power, there's something wrong. There's something wrong. Right? Maybe you are not well fit. Pero, kinakailangan gusto mo maging fit, maging lapat, paminsan-minsan tumingin din tayo, spiritual waistline. I'm just kidding. Baka sabihin nyo, Pastor, kita niya yung Bible ko. Hindi Bible na pinag-usapan natin dito. We'll talk about the revelation of the Lord Jesus Christ. Amen. Do you believe that the Lord Jesus Christ has a bride? Amen. Amen. Can you say again? Amen. Praise the Lord. Sino yung nobya yun? Can you raise our hand to the Lord? Amen. Hallelujah. Can we clap our hands to the Lord? Salamat. Yung pagtas ng kamay mo, rehistrado yan. Amen. Right? Amen. Yung pagpalakpak mo, rehistrado yan. Amen. Right? Ipapakita sa iyo ng ating Panginoon. Alam ba? My bride? Amen. Na, ako'y natuwa nung pinapalakpakan mo ang salita ko. Nakita ka doon, wow! Pumapalakpak si Brother Roger na may kagalakan. Pumapalakpak si Father Jess na may katuwaan. Pumapalakpak si Flores na may kagalakan. Sabi niya, tignan mo ang mukha mo dyan. Right? Ine-express mo ang joy. Kasi ang kagalakan, nag-i-express sa outer body. Right? Hindi pwedeng ikaw ay may kagalakan tapos hindi mag-i-express sa outer body. Hindi yan kagalakan. Right? Kita mo yung mga nakatanggap ng 13 mampay ngayon, right? May kagalakan sila. Tignan mo yung may mga bonus, right? May kagalakan sila. Minsan pag sila mag-isa, pag naglalakad, hindi mo nila may pakita sa iba, salamat ang Diyos, salamat po. May kagalakan. Merong expression. Right? Pero hindi naman ibig sabihin, huwag magalak yung mga di nakatanggap ng 13 mampay. Right? Amen? Kasi meron tayong higit na bonus. Yes. Yes. We're not talking about an extra bonus. But the total blessings of the Lord. Complete. Yes. Kompleto sa bawat isa sa atin. Hindi mo na kailangang antayin ang December. Amen. Amen. Dumating na sa'yo yan. Yes. Ang inaantay mo na lamang yung makumpleto. Amen. Yung mabuo. One of these days, you are already complete. Amen. Iiwanan na natin. Right? An incorruptible body. Amen? Amen? Pupunta na tayo sa isang complete body, which is our incorruptible body, Amen. The redeemed body, yes. From corruptible to incorruptible. Yes. Mula sa kasiraan, dadalhin ka ng Diyos sa walang kasiraan. Amen. At kapag ikaw ay nakarating doon sa walang kasiraan, that is the complete. Amen. Right? At kapag ikaw ay nasa kumpleto, meaning you are one of the word we. Yes. Amen. Why? Because we are the continuation of the complete revelation. Dito ngayon, inihahayag ang patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Inihahayag dito, this is all about the revelation of Jesus Christ. But I believe,
if Jesus Christ revealed, I believe the bride will be revealed too. Amen. Amen. Oh, can we clap our hands to the Lord? Mahahayag kami. Hindi pwedeng hindi hiyahayag ng nobyo ang kanyang nobya. Dahil hindi kumpleto ang nobyo without the bride. Do you believe that? Hindi mabubuo ang ulo kung walang katawan. Kinakailangan lumabat. Kinakailangan magsama ang ulo, which is the Lord Jesus Christ. The body is the believer, is the bride. Kapag nakumpleto ito, you are the complete revelation. You are the continuation of the complete revelation. We're talking about the revelation of Jesus Christ, but we are the continuation. Tayo ang nagpapatuloy. Dahil iyahayag ka ng ating Panginoon Diyos. Right? Hindi pwedeng ililihim ka. Right? Hindi pwedeng hindi kayo pakikilala. Right? Man! Hallelujah! Sino ang magbibitness? Sinabi ng teksto natin, our Lord Jesus Christ, He's the one who witness. Tatayo, sasaksi, para sa'yo sabi niya, oh, you are worthy, my son. You are worthy. Kapag sinabi siya nag-witness, nothing more, nothing less, secured. You are a finished product. Paulit-ulit po sinasabi, if you are sealed, right? And sealed signifies security. Amen. If you are sealed, sealed signifies ownership. If you are sealed, sealed signifies finished work. Yes. Kapag ikaw ay selyado na, meaning you are already a finished product by God. Amen. 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 Thank you, Lord. If sealed signify ownership, you are already owned by God. Amen. If you are sealed, right? Sealed signified security. Amen. Meaning you are secure. Amen. Amen. Hindi eternal security, ha? We believe in eternal security in different na understanding, in different definition. Kasi may naniniwala sa salitang eternal security. Basta tinanggap mo daw si Kristo, kahit araw-araw kang magkasala, pwede na. You already say, no. If you receive Jesus Christ as your personal Savior, yes, I believe God will give you security. Pero kapag tinanggap mo si Jesus Christ, hindi kanya tuturo ang magsinungaling. Right. Hindi kanya tuturo ang magnanakaw. Hindi kanya tuturo ang gagawa ng hindi tama. Right. Pero sa ibang kaunawaan ang sabi nila, tinanggap ko na si Jesus Christ kahit magsinuling ako araw-araw, no way. Dahil ang Espiritu Santo ay mananahan sa iyo, it is because you are the temple of the Lord. Amen. If you are the temple of the Lord, God will lead you to all the truth. Ano yun? Isa sa mga kahulugan ng salitang revelation, ihayag sa iyo ng ating Panginoon ang mga bagay-bagay nito, even the divine truth. Yes. And what is the divine truth? That is the Word. Yes. Right? Darating lamang ang divine truth sa iyo if you are a divine believer. Yes. My God. Pero kung binibeliever ka lamang, hindi dating sa iyo divine truth. But because you are a divine believer. Kapag sinabing divine kasi, holy, banal, makalangit. Yan ang kulugan ng salitang divine. Right? So darating sa'yo ang makalangit na katotohanan. So kapag ikaw ay na kay Kristo, if you are secured, I believe you have eternal security. Right? At nananahan sa'yo ang ating Panginoon, tuturuan ka niya sa tamang lakad. Tuturuan ka niya sa tamang pamumuhay. Tuturuan ka niya sa lahat ng pangungusap. Right. Dahil kapag ikaw ay nilagyan na ng ating Panginoon sa divine truth, mangungusap ka na ng totoo. Right. Mangungusap ka ng tama. Yes. Mangungusap ka ng ikalalakas ng kapatid mo. Amen. Hindi sa ikahihina. Amen. Dahil divine truth ito eh, ang pinag-usapan natin. Amen. Dahil siya ang mangunguna sa bawat isa sa atin. At lahat ng mga bagay na ito, at kapag ikaw ay lumakad sa divine truth, ganyan sinabi ko sa inyo kanina, God will bless you more than you expect. Yes. Pagpapalain ka ng ating Panginoon higit pa sa iyong
inaasahan. Amen. 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 Hallelujah. Glory. Kaya, kung tayo secured, lalakad tayo ayon sa divine will. Amen. Then, isa sa mga inihahayag ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito, kaya na sinabi ko sa inyo kanina, the word revelation is an act of revealing or communicating divine truth. Kapag nagkakaroon ng komunikasyon, ibig sabihin pinag-uusapan. Anong pinag-uusapan? Ang divine truth, which is the word. Hindi natin dapat pag-usapan dito ang buhay na may buhay. Hindi natin pinag-uusapan dito ang problema na may problema. Hindi natin pag-uusapan dito ang kahinaan ng may kahinaan. Kundi pag-uusapan natin dito ngayon ay ang banal na katotohanan na walang iba kundi ang salita ng Diyos na kung saan siya ang magbibigay sa atin ng kabanalan. Amen. Dahil siya ay holy, so we need to be holy. Amen. He is perfect. We need also to be perfect. Pero sabi ng Biblia, totoo lahat tayo, isinilang na under sin. Nagkasala tayo lahat. Right? Walang taong sakdal. Amen. Pero, kapag ikaw ay tinawag naman ng ating Panginoon, magpakasakdal ka. Amen. Dahil mayroong magsasakdal sa iyo. Yeah. Dahil ang tumawag sa iyo ay sakdal, kinakailangan ang tatawagin sasakdalin. Yeah. Amen. Did you get the point? Amen. Hallelujah! Oh, mag-excuse lang, bilis. Right? Parang pagkandang ko, 5 minutes pa lang ako nag-request. Hallelujah! Di ba, may dalawang oras pa tayo. Anyway, this is just a part of our series, part 1. Uh-huh. We are the continuation of the complete revelation. Hindi ko alam kung abot tayo hanggang part 7 dito. Dahil ini-enjoy ako ng Panginoon na naghahanda ng mensahe ito. Amen. God inspired me to prepare this message. Amen. Hallelujah! Amen. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and of the... sa verse 7, labas ako na pala yun. Sa verse 8 na ako. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit. If John, he was in the Spirit on the Lord's day, I believe you will be also in the Spirit on your day. Amen. Kapag ikaw ay makikipagtagpo ng tamang connection sa ating Panginoon. Right? Ikaw ay mapapasailalim sa banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kung minsan, ang wifi ang naghahadlang madalas yung brown out. Right. Right. Ano ang tumitipo sa brownout? Black, madilim, and that is Satan. Sometimes, sa bawat isa sa atin, yung tamang connection natin, minsan, ang nagigigad lang si Satan. Yeah. Right? Para alisin tayo sa tamang connection. Pero, sabi ko sa inyo, if you're already sealed, you are secured. Yes. Mag-brown out man, maghapon, magdama, yes, magsasawa, hihingalin si Satanas, yes, hindi kanya pwedeng hadlangan. Yes. Okay? Yes. It is because you're already secure. Yes. Hallelujah! Yes. Kahit na pilit kanyang pagnasain kunin, hindi kanya makukuha dahil ikaw ay pag-aari na ng ating Panginoon. Yes. Sealed signifies in His word. You're already with Him. Yes. Amen. Right? Amen. Hallelujah! Tapos ka na! Yes. Amen! Amen. You're still there? Amen. I was in the Spirit, verse 10, on the Lord's day, and heard behind me a great voice as a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and seal it into 7 churches. Please, Sister Daisy, lagay mo sa illustration natin, 7 golden candlesticks. Hallelujah! And seal it unto the 7 churches, which are in Asia, unto Ephesus, 1, unto Smyrna, 2, and unto Pergamos, 3, and unto Thyatira, 4, and unto Sardis, 5,
and unto Philadelphia, 6, and unto Laodicea. Tignan natin ang banal na kasulatan. Ay nangungusap, nagpapakita, there is only 7 churches, or church ages. Wala sa binanggit dito. Mormon? Wala sa binanggit dito. Believers o naman? Wala sa binanggit dito. Pentecostal? Wala sa binanggit dito. Roman Catholic? Wala sa binanggit dito. Methodist? Wala sa binanggit dito. Nazarene? Wala sa binanggit dito. Anumang denomination? But there is only 7 church ages. Napaka-clear ang scripture. Napakalinaw ang kasulatan. Ngayon, kung talagang gusto mo ng katotohanan, back to the word. Amen. Tumayo tayo sa salita. Dahil kapag tumayo tayo sa salita, ito ang maglilid, ito ang maghahayag sa atin sa divine truth. Dahil yung salitang divine truth, mahuhulog ito sa salitang revelation. Ipagkakalob sa atin, ipapahayag, ipapakita ng ating Panginoon, hindi ito mananatiling lihim, it is already revealed to you. Na kung makita mo ang nakasulat dito sa banal na kasulatan, walang anumang denominasyon, walang anumang organisasyon. So, maging sa umagang ito, gusto ko sabihin sa iyo, walang sinumang organisasyon ang pwedeng magbigay ng kaligtasan sa isang individual. It's only our Lord Jesus Christ. Kaya pinag-uusapan natin dito, it's all about the revelation of Jesus Christ. Ang patungkol sa kabuuan ng kapahayagan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ipagkakalob niya ang buong kapahayagan ito, right? The reason why we use the subject, in a word, we are the continuation of the complete revelation. Kung bahagi ka sa kapahayagan ngayon, kapatid, hindi ka pwedeng itago ng Diyos. Amen. Kung bahagi ka sa kapahayagan, hindi ka pwedeng ilagay kung saan-saan ng ating Panginoon. Ikaw ay ipakikilala. Ikaw ay ipapahayag ng ating Panginoon. Kung siya ay nahayag sa iyo, ikaw man ay maihayag. Amen. Okay! That is the 7 golden candlesticks. Ang 7 golden candlesticks ay kumakatawan. Tumitipo sa 7 kapanahunan ng iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano sinabi ng banal na kasulatan? One is Ephesus. Bilangin nyo ito. Ikalawa, Smyrna. Pangalawa, Pergamo. Pangatlo, Thyatira. Kapag Tagalog, Thyatira. Yeah. Kapag English, Thyatira. Right? Thyatira. And unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. O sa Tagalog, ang salitang Laodicea ay Laodicea. And we are now living in the last church ages. Sa huling kapanahunan. At gusto ko itakal muna na minsan papara di tayo maligaw kasi kukunin ko ito ng buo. At gusto ko samantalahin. Kaya kinukuha ko sa pagkakataong ito dito sa last part ng 7 church ages para yung mga baguhan ngayon ay maka-benefits. Right? Maka-benefits. Kaya hinabol ko yung oras. Kaya pagpamanin ninyo, kung mapatagal tayo hanggang alas 2, it's okay. Ngayon, gusto kong kunin mula sa pasimula. Doon sa Ephesus, ito'y kapanahunan ng ating kapatid na si Pablo. Yeah. Under his ministry. Amen. Right? Babalik ako ang mga susunod, pero gusto kong ibalik sa kahuli-hulihan. Kung makikita niyo dito, that is the last part of the 7 church ages, which is Laodicea, that I mentioned to you, the condition of the Laodicea ngayon is lukewarm. Maligamgam. Ibig sabihin ng maligamgam, hindi mainit. Hindi malamig. Right? Pero ang sabi ng Panginoon, glowy. Kapag maligamgam ka, ikaw ay susuka ng ating Panginoon. Pwede bang ilagay mo muna sa Revelation chapter 3 verse 15, Sister Daisy, para makita natin, at ibalik mo mamaya, para lamang mabasa natin ang condition ng panahon ng Laodicea. As I mentioned to you a while ago, that the condition of the Laodicea is lukewarm, blind, naked. Napakahirap na condition niya. Kapag sinabi, yan ang naiprophesya sa panahong ito. Right? Wala nang panahon para i-convert ang Laodicea. Ang condition niya. Right?
meron lamang kukunin ang ating Panginoon na minsan isang pagkakataon napasama sa kondisyon na ito. It is because you are the very bride. Dahil hindi kukuha ang ating Panginoon na nobya na lukewarm. Hindi siya kukuha ng nobya na blind spiritually. Hindi siya kukuha ang nobya o bride na naked. Pero nung nakatagpo natin ang ating Panginoon, we're under the Spirit of God. Sa pananaw at paningin ng ating Panginoon, truly we are all naked. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, binihisan na tayo. Lord, ano ang pagbibihis na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin? His word. Ang salita ng ating Panginoon upang ang ating kahubaran right ay mawala. Kundi makita ng Diyos ang kanyang salita right ay binihis ng kanyang nobya. Are you there? Amen. Glory! Amen. Are you happy? Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Now, the condition of love, Isaiah, is naked, blind, lukewarm. Tignan natin ngayon. I know their works. That thou art bitter. Sa 14 niya, Sister Daisy. Sa 14, unahin natin. Yeah. And unto the angel of the church of the Laodicea. Nakita natin dito ha, and unto the angel of the church of the Laodicea, write these things, set the amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, of the Laodiceans, or in Laodicea, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Would thou wert cold or hot? 16, so then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out. Kapag sinabi, I will spew thee out, isusuka ka. Right? Ilalabas ka. Idudura ka. Yan, pwedeng gamitin yan. I will spew thee out of my mouth. Ibig sabihin, kapag ikaw idudura, hindi ka i-recognize. Hindi ka kikilalanin. Hindi ka i-identify. How can He identify you if you are not worthy? If you are not holy? Do you hear me? Glory! So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich. Tama. Ang panahon ng Laodicea sa ating panahon ngayon, mayaman. Mayaman sa material. But in spiritual, they are poor. Kaya nga, dahil sila ay mahirap sa spiritual, kaya sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Timothy, sa mga huling araw, tignan nyo ang karakter, ang karakteristik ng maraming maging mga kabataan sa panahon ngayon. Maraming mga mayayabang, maraming mambubuli, maraming mapagmahal sa sanglibutan kesa sa pagmamahal sa Diyos. Ilalayo nila ang kanilang sarili sa pag-ibig sa Diyos. At nakikita mo ba sa panahon natin ngayon, bata pa lamang, marunong magmura. Right. Bakit? Kapag tuturuan mo mga bata, huwag kang magbumura. Ano sasabihin ng mga bata kung sa presidente natin, narinig natin ang pagmumura? So, ang pagkakamali ko minsan, madalas, sa mga leaders. Amen. Right? Dapat if we are a real leaders, if we have fear in God, kinakailangan ipakita natin ang tamang behavior. Right. Ang tamang trabaho ng isang tunay na namumuno upang maging tamang halimbawa. Upang ang mga kabataan ay nakikitaan tayo ng perfect example. Misa sasabihin ni tatay, o ni anak, tay, sabi ni tatay, anak, huwag ka na magsusugal. Pero si tatay lagi nang sugal na sugal. Anya ko na ni anak, kung si kakatang, papa, sugal ka nga sugal, ibagat pinya ka, sabi ka, sugal. Dapat makita pinya nga, aksab din ka nagsugal. Tatlo, isang din kumutitipan nagsugal. Right? Did you hear me? Kailangan nakikita lang tayo ng isang tamang halimbawa. So most of the time, kaya nga nababagak, kaya nga nakukurap ang spiritual na kalalagayan ng ating panahon, maging ang tao ngayon. It is because of the leaders, religious leaders, politician leaders, right? Nahuhulog sa corruption.
And that is the spirit of Satan who crawled until now. Do you believe that? Amen. That is the spirit of Lucifer. Hanggang ngayon ay gumagapang sa ating kalagitnaan. But thank God. Sabi ko nga sa teksto na binasa natin na ngayon, you are a church and God holds you out from the Laodicea. At nung ikaw ay tawagin, sabi niya, blessed are your eyes that read it and hear it, the word. So hindi ka na ngayon nakikinig sa mga corrupt preachers. Amen. Amen. Wala ka ng pagnanasa sa mga corrupt na mga leaders. Amen. It is because there is one who leads you now. Aye. Who is that? That is the Holy Spirit of God. Sabi niya, I was in the Spirit on the Lord's day. Yeah. At yung panahon na ikaw ay makatagpo ng ating Panginoon, pinalagay ka sa tamang connection, you are also in the Spirit on the Lord's day. Yes. When God calls you in the right position, in the right connection. Amen. Now, you are connected. Amen. Naramdaman mo ang kukiling power? Amen. Right? Nung ikaw ay nagkaroon ng tamang connection. Right? Salamat sa Diyos. Sabi ng teksto natin, blessed are your eyes that read it and hear it. These words of prophecy. Right? Pinanghahawakan mo ang lahat ng mga bagay nito. Alam mong mangyayari dahil ito'y sinabi ng aming pay. Putulingin. Hallelujah. I am rich and increased with goods and have not and have need of nothing. Kailangan. Bakit? Si mayaman na yan. Punong-puno ng pera. Marami stocks. Maging, tignan mo ang posisyon ng tao ngayon. Kapag mayaman na, dinodiyos na nila kanilang pera. Right. Wala na silang panahon para sa ating Panginoon. Salamat. Right? Kahit na minsan kinakapos tayo sa pera. But because God teaching you to kneel down. Amen. 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 Tinuturoan tayo ng Diyos na lumuhod. Bakit tayo lumuluhod? Dahil humihingi tayo. Ano hinihingi natin? Yung kailangan natin. Amen. Hallelujah. Dahil meron kang kailangan. Pero ito, wala na silang kailangan. Hindi na sila makaluhod. Amen. Hindi na sila makataas ng kamay. Hindi na sila makatubon. Dahil wala na silang pangangailangan. Sapat na sa kanila mga bakit? Because they're already blind. Wala na silang nakikita kundi ang kayamanan nila. Amen. Wala na silang nakikita kabanalan ngayon dahil sila'y hubad. Dahil nakikita nila ang kanilang kahubaran. So kapag makita ka nilang nakabihis, nang banal na magkabihis, binubuli ka nila. Right? Men! Tinutokso ka nila. Bakit ang totoo nun? Right? Hindi ka nilalagay sa kalalagay na hindi ka tama, kundi sila naiingit sa iyo. Yeah. Dahil si Lucifer, isang inggitero. Right? Dahil hindi niya magawa ang ginagawa mo. Sa totoo lang, bakit hindi niya magawa ang ginagawa mo? Dahil hindi siya fit sa word. At nakita niya, you are fit to the word. At nakikita niya, tuloy-tuloy ang kabanalan, tuloy-tuloy ang kasaktalan na nakita niya sa mga bagay na ito mula sa ating Panginoon at hanggang sa iyo. Why? It is because you are the continuation. Amen. Magpapatuloy ka. If you are a chosen one, you're going to continue. Hindi ka mai-interrupt. Right? From resumption to interruption. Hindi ka mai-interrupt. Hindi ka titigil. Kundi tuloy-tuloy ang daloy. Tuloy-tuloy ang agos. Salamat hanggang ngayon, may umaagos. Maging ang kapahayagan na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibinibigay ka sa tamang connection para makita mo. Dahil kung wala ka sa tamang connection, how can you see it? How can you understand it? Right? Hallelujah! So kinakailangan, may lagi ka sa tamang connection. Then, so bago ito gusto ko sabi sa inyo, you are now connected. Amen. Can we clap our hands to the Lord? You are now connected. Kapag ikaw ay ikaw nasa tamang connection, naniniwala ko sino man sa inyo rito ang nagtatrabaho bilang call center agent. Kapag ikaw ay nasa tamang connection, masaya ka nagtatrabaho. Amen. Bakit? Dahil may tamang connection. Pero kung wala kang connection, hindi ka masaya nagtatrabaho. Naaasar ka.
Marami kang biniblame. Marami kang sinisisi. Ano ba naman itong bineko? Ano ba itong ganito? Ano ba naman ganyan? But if God gives you a right connection, it is because you are now connected. You are enjoying. Kahit na nagugutom ka, sasabi mo, ma, pwede bang bigyan mo ako ng tinapay? Right? Hindi pa naman ako gutom eh. Then nag-enjoy ka sa trabaho mo. Right. Then, your boss is happy. Because you are enjoying your job. Yeah. Sino ba naman ang hindi magagalak na boss? Right? Amen? Yeah. Kapag nakikita niyang masaya ka nagtatrabaho. Yeah. Eh yung mga iba, angal ng angal. Angal ng angal. Boss, kano may tinitinibig boss ko? Boss, kano may tinitinibig boss ko? Ang punay boss, ang punay sis ko? Ang punay boss, ang punay pag-ibig ko? But if your boss is a real boss, your boss is not blind to see your efforts. I believe that. Your boss is not deaf to hear ano man ang mga pangungusap mo. At kapag nagalak ang boss mo sa'yo, at kapag natuwa ang boss mo sa'yo, gusto ka rin niyang matuwa. Gusto ka rin niyang magalak. Sabi ko sa inyo, if God bless you, if your boss bless you, I'm talking about our boss, our Lord Jesus Christ. Amen. If our boss, Jesus Christ, bless you, amen, then our boss will bless you more than you expect. Amen. Hindi ho na kailangan magkita ng SSS. Amen. Dikit pa sa inaasahan mo, ibibigay, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Dahil nakita ka, mag-kneel down ka ng ating Panginoon, kailangan mo yun. Ipuprovide ng Diyos ang pangangailangan mo. Ang sabi ng Diyos, I will give you according to all your needs. Amen. Amen. Are you there? Hallelujah. Glory. Now they say, it's lukewarm, blind, naked. Hallelujah! Praise God. Do you know that the word Laodicea means also a people's power? A people's right. Tignan mo ang panahon natin ngayon. Kung hindi totoo ang pinag-uusapan natin, try to look the word Laodicea. The full definition of the word Laodicea is people's right and people's power. Kaya sa ating panahon ngayon, wala kang marinig kundi people's power. People's right. Kaya sinabi kong pag-demonstrate ko sa inyo patungkol sa boss at saka sa employee, ganyan ang mga empleyado na hindi nasasatisfied. Angal ng angal. Sinasabi lahat ang rights. Right? Ang human rights. There's nothing wrong with that kung talagang tama. Dahil ang boss naman natin, alam niya rin yung rights mo eh. Hindi mo na kailangan iangal, hindi mo na kailangan sabihin na lahat ng mga bagay na yun. Alam na niya lahat ng mga bagay. Pero sa ating panahon ngayon, we are now living in a people's right condition. May mga mali, ginagawa nila, nag-aalsa, nagra-rally. Tignan niyo, why? That is the spirit of Laodicea. This is not happening only in the Philippines. All over the world. Right? Dahil covered sila nito. Then, buong mundo, saan man natin tignan ang angulo, sakop ito ng Laodicea. Right? Kaya ang espiritu ng Laodicea ay umiiral sa ating panahon ngayon. But thank God, God calls you. Tinawag ka ng ating Panginoon mula dun sa Laodicea. Inilagay ka ng ating Panginoon dahil ayaw niya manatili ka sa lugar na yun. Amen. That is not your right position. Dahil hindi ka magkakaroon ng tamang connection. Hindi ka makukonect sa kanya hanggat nariyan ka sa loob. So kinakailangan mailabas ka niya at iposisyon ka niya at ilagay ka niya sa tamang position. Right? At kapag ikaw ay nasa kanya na, then meron ka ng tamang connection. Right? Mabawala na sa iyo ang espiritu ng pag-aalsa. Amen. Ano ba isang pag-aalsa? Yung sinabi ng ating sa school teacher natin kanina, pagre-rebelde. Amen. That is a rebel spirit. Kapag sinabi rebel spirit, sa Tagalog, taksil yan. Gusto niya, siya rin ang lumagay sa eksena. Bakit? Gusto niya kasi naiingit siya. Gusto niya pumosisyon siya. Gusto niya mapurihan siya. Gusto niya mapaglingkuran din siya. One life unto the Solomon. Siya yung nakapaloob
sa loob ng pitong kandelaryong ginto. Who is that, the Son of Man? Our Lord Jesus Christ, na kumakatawan, nagre-represent bilang isang langis. At ang langis nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang spiritual oil na ito, nagbibigay ng quickening power, nagbibigay ng liwanag sa mga believers. Walang iba kundi ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. At hindi rin mapapas Espiritu si God the Beloved, maliban na hindi siya may lagay sa ilalim ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. At maging ikaw, hindi ka makakalakad, hindi ka makakapagpatuloy sa paglilingkod ng tamang bigat the oil, which is the Son of Man. Revealing of the Son of Man sa bawat isa sa atin. At ngayon, since the Son of Man is already revealed to you, the Son of Man will reveal also His bride. Amen. Sa bawat isa sa atin na kasi kagalo. Are you there? Amen. Glory. Hallelujah. Kasi kung itutuloy ko, kakain ako ng maraming oras. Pero guys, sinabi ko sa inyo kanina, pwede enjoy mo at gusto mong malaman ng mga bagay na to. You're all welcome. Amen. This message is open for all. Though if it is open for all, but when it comes to revelation, revealing is not for all. Amen. How many believe that? Amen. Revelation, which is the divine revelation, is not for all. Revealing of this word will not be done in public. Hindi magaganap at hindi mangyayari sa pampublikong bagay. Because this message, which is the revealed word, right? Hindi pampubliko ito. Amen. And this revealed word is for the chosen bride of the Lord Jesus Christ. Sila ang mga hawakan, sila ang magpapatuloy, sila ang pinagpapala, sila ang nakakarinig, sila ang nakukaunawa. Hanggang na ikabil na ka iti ako, iti na nga tunga, yung level, tukad. Right? Dahil ang isang CPA, hindi mo makukuha ang pagiging CPA mo hanggat hindi ka tumaan mula sa kababaan. Kinakailangan magpasimula ka sa ibaba. At habang ikaw step by step lumalakad ka, ingat nga ito na kahit iyan. Patungo. Ilong ano ng patungo? Papan. Agturong. O papan. Right? Ijay na nga itong matukad. Yes. Amen. Right? Maraming beses ko sinasabi sa inyo. I believe Sister Rose Ann, she is a CPA graduate. Or accountancy. Accountancy. I believe kahit asawa mo si Aldrin, hindi si Aldrin na magbibigay sa'yo ng grado kung nag-aaral ka. Kahit sabi mong boyfriend mo pa si Aldrin noon, hindi siya magbibigay ng grado. Sino magbibigay ng grado sa'yo? Ang iyong profesor. Dahil siya nakakakita sa abilidad at kakayanan mo. At ngayon, habang tayo lumalakad, paapan, di dyan na nga itong atukad. Right? Nga masapong nga ikabil na tayo, hindi ako dyan na nga itong atukad. Sino hindi mang tinitigrado ka na tayo? Ni inang tayo? Ni pastor tayo? Mali. No one! It's only our God. Amen. Which is our great teacher. Yes. Our great comforter. Our great professor. Siya magbibigay sa atin dahil siya ang umaantabay. Yes. Siya ang tumitingin ng iyong behavior. Siya ang tumitingin ng iyong character. Si mother mo, pwede mo siyang pagtaguan sa character mo. Eh. Si father mo, pwede mo pagtaguan. Kung gusto mo mag-escape, makuha mula mo yung baon mo. But your professor, nakikita niya lahat ng attendance mo. Siya ang gumagabay, siya ang tumitingin sa iyo, siya nagbabantay, siya ang nagtuturo sa iyo. Our great professor that I want to tell you now, it's our Lord Jesus Christ. Amen. We're talking about the complete revelation of the Lord Jesus Christ, and we are now the continuation of the complete revelation. Let's all stand. This is part one. Sorry. Nadala ko kayo hanggang 12:05.
I believe you enjoy the blessings. Amen. Hallelujah. If you want more blessings, if you want more joy, if you want to know more, right? If you want more blessings that you expect, continue to read and listen to the word that you have read, to the word that you have heard. Pero sinabi naman nila kasulatan, blessed are your eyes who read it and hear it, this word of prophecy. Chosen generations. Thank you.
revelation. Thank you for everything that you have done for us. Let us bow our heads and close our eyes. Gusto mo tawagin si Father Murphy to lead us now in prayer. Father Murphy, please. Dito sa harapan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah. Oh, our Heavenly Father, Lord Jesus, pag-program kami, naipuray ang sa utang at sapa. Yes, complete revelation. Tamo mi ako at taong kanya, kaya na sasaw, baba, iti Holy Spirit mo, oh God. Tayo mo iti thank you, Jesus. Tamo mi ako, mahama at taong iti tao na iti nga panakamo ng baba iti Holy Spirit mo nagtrabaho iti maunding ang iti yes, mahal daw. Isto iti na itin iti all revelation para kami. Lord, we are so privileged nga ba that Praise the Lord. Thank you, Jesus. Bukod mi nga laing, bukod mi nga panakaabo, Lord, ikat nagagabo matang kanyang magito yung sasaw mga so ti mainatun na iti piksa kong sarun at mi mga magsirbisin ka talagang na ito spend mo Lord katawan iti mabailan at mabaalan Lord matay tayo kahit tayo natin nga agsapa remind mo mata kita nga napalito pa nga sasaw na iso ti namnama mi nga iti mabuti nga aldaw kat agsubli ka man ang tato alam na iti nubyam nga iso iti na i-previous trade babo pa yung resto ng lubong at i-create at Lord Baradayo ka at agyaman kami at itinaramat mga ministro may na mong susunod ka niya at mga sigas na ma i-darong ka na kami na gitin na pabalito ka na to Lord, kurang kami pisao ipanagyaman niya mong yung among adati kinamunggan dito ka na sa pabalito Baradayo ka apo Madaya ko pag daman, dapat taganagat, ako ng Diyos mo, Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! God be the Lord! Thank you, God. Thank you, Lord. Isn't he wonderful? Thank you, Lord. Amen. Hallelujah.